kagaya ng oil filter niya. And tips, so yan po yung gamit kong oil sa RC ko and 1,000 ml. This is your boy Bien from Bien Moto TV. Again and again and again. So yun na nga no, magpapa-change out tayo ngayong araw na ito. Pero bago natin umpisahan yung vlog natin for today, please do subscribe on my YouTube channel and paki-like na rin itong video na to kung nagustuhan nyo, okay? So without further ado, pupunta tayo ngayon doon sa tropa ko. Ewan ko kung nandito ba yun, basta naka-google man tayo. Promise, di ko alam. Nakapunta naman ako doon before, pero gawa ka nung bago lang ako dito sa Cebu. Yun, di ko pa alam yung mga lugar na pinupuntahan ko. Pupunta tayo ngayon doon, magpapa-change all and yun na nga, pupunta tayo doon, pero please guys, please do subscribe on my YouTube channel Bien Moto TV and paki-follow na rin yung Facebook account ko and my Instagram account and TikTok account, okay? So, yeah, punta tayo ngayon doon at ang ilalagay nating lamis ngayon sa motor ko, for ano tayo dito, loyal tayo, gagamit tayo ng Liqui-Moly 15W50. So, this is my first change oil sa motor na to at hindi tayo sa kasa magpapa-change oil. Okay? Kasi, not sa kasa. Ayoko na sabihin yung pangalan ng kasa, pero yung kinuwento kasi sa akin yun nung isa naming ka-rider, yung motol mo magiging shell. Ay, putang ina, nagbayad ka ng sa halagang pang motol pero siya lang ilalagay sa'yo. Kaya no way, ayokong mautakan. Di bali nang mawala yung warranty, okay lang. So bakit siya tumigil? Counter flow tayo. Okay. So, nauna na lang tayo. Overtake, overtake. So, yeah guys. So, balita ko na lang kayo pag nandun ako.
What's up everyone? Nandito na tayo ngayon. Ayan yung RC ko. Hinihintay ko lang yung tropa. Hindi ko kasi alam yung lugar nila dyan sa loob. Nakalimutan ko na. Tagal ko na nung huling pumunta dyan. So chat lang natin. And balitaan ko kayo maya maya. Okay? What's up everyone? So yun na nga no. Nakabalik na ako. Ay, nandito na ako ngayon. Karating ko lang. Ayan. Dalawang RC yan guys, dalawang RC. So maya maya mag-change oil na kami, okay? So nga no, para mag-change oil pala ng RC guys is meron tayong mga bolt na tatanggalin dito. Isa rito sa babanto, ito. Dalawa dito sa harap. Ayan, dalawa dyan sa may gilid dyan. Tsaka rin sa may gilid pa dito sa loob nyan, dyan. Ariko dito. Dyan, may susungkitin lang dyan, dyan. Para matanggal mo din ito, yan, hahihigitin mo lang yan, tanggal na yan. So, after nyan, baba na siya, nakababa na to. So, ganun po mag-change oil sa RC, and then, nandito yung drain plug niya. Dito po yung drain plug ng oil. Yan, dyan. Yan po yung drain plug. And, dito po yung lagayan ng oil. Katulad din sa normal na motor. Ayan, dyan. Ito yung lagayan ng oil niya. And, ang ano niya is 1.5 liters ng oil siya, okay? 1.5 yung oil na gamit. Yung capacity niya, 1.5. And, dito yung lagayan ng oil filter niya. And, tips ko para makamura kayo ng oil filter, pwede yung sa 200NS. NS200 na oil filter, pwede po sa RC yon. Yun, so... yun lang. So, ito yung oil na gamit namin. Ito yung oil na gamit ko sa RC ko. Wait lang. So, yan po yung gamit kong oil sa RC ko. And, 1,000, every 5,000 yung palitan ng gantong oil. Yan. 700 po siya. Bali, dalawang ganto yung kailangan yung every change oil. Pero, kalahati lang naman yung kukunin mo dun sa isang bote. So, yun. Papalamigin lang namin ng konti. Then, mag-change oil na kami. Okay? Sa pagtanggal ng drain plug, counterclockwise yung ikot niya, no? Okay? And also, advice ko lang din sa inyo and tips ko sa inyo, kapag hihigpitan niyo na siya, yung hand tight lang. I mean is, kapag gamit niyo yung wrench is, yung isang kamay niyo lang yung gagamitin niyo. Kapag yung isang kamay niyo na yung gamit niyo, pag pinwersa niyo na yung wrench niyo at pilig mong kamay niyo, masipit na, okay na yun. Huwag niyo na yung isasagad pa yung pagka tigpit, okay? Kasi hindi maganda yun. Malulustad yung drain plug nyo and mahal din ang drain plug, okay? Keep note nyo. So, mapula-pula pa siya, ano, ma'am, sir. Mapula pa, malinis pa, 5-2 yan. 5,200, dapat ang maximum ng liquid moly, 5,000 lang. Pero, inabot tayo ng 5,200 dahil tinatamad ako magpa-change oil. So, yan. Malinis-linis pa. Hindi siya sobrang itim. Sabi ko pa mo, may ride daw sa ano? May ride daw sa... 53? Ay! Yun, may pasil, may pasil. Original to. So, yun, para pala makapag-service reset ka, kailangan, start tayo. Buksan mo yung motor. Buksan mo yung motor mo. Pero huwag mong i-start, huwag mong pipindutin to, okay? So, yun, kapag nabuksan mo na, yan na, pumunta ka dun sa may wrench, yung, eto, teka. Kailangan pumunta ka dyan, yung may wrench, tsaka gasoline icon. After that, para ma-reset mo yan, kailangan pindutin mo yung set na, kailangan mong i-hold yung set button for 10 to 15 seconds, okay? So,
ang service service kilometers, service interval talaga ng KTM is 7,500. Kapag yung ilalagay mong oil is yung mga yung mga high end talaga, tulad nga ng stock na oil nito, yung Motorex. Pero kung yung mga liquid moly lang, mga semi synthetic, siguro doon mga 5,000 lang. Okay, so tansyahin mo na lang yung 7,500 minusan mo ng 2,500. So kailangan pag pumatak to ng 2,500, mag change oil ka na. So sa akin kasi, sumobra ako ng almost 200 meters, so kaya naging 2,280 na siya. So ngayon, i-reset na natin siya dahil nga na-change oil na natin siya. So yan, one moment, hold na natin yung set button for 10 to 15 minutes seconds. Okay, so itay natin. Okay, so yan, service reset na siya. So off na natin. Oh, so yan, na-reset na siya. 7,500 na ulit siya. Bali, ang count niyan is pa-countdown hanggang sa mag-zero. Pero dahil nga liquid moly lang yung ginagamit kong oil, kailangan pagpatak ng 2,500 niyan, papalitan ko na ulit yung oil niyan. Okay, so yun lang. Ano bro? Oh, salamat. Ingat, ha? Oo. Okay, bro. Oo. So, what's up, everyone? This is your boy again, again and again and again. So yun na nga, tapos na ako magpa-change oil ngayon. So uuwi na ako. So yeah, salamat dahil sumama ulit kayo sa pagpa-change oil ko. And yun, please do subscribe on my YouTube channel and my other social media platform. Okay? Yun, maraming salamat sa'yo, Boss Kurt, sa maganda mong servisyo. So yeah, maglalagay ako ng link sa baba, sa description box, para i-PM nyo siya kapag bibili kayo ng liquid moly sa kanya. Okay? So yun, lalagay ko na lang sa description box yung link ng FB account niya para PPM niyo lang siya pag bibili kayo ng liquid moly na oil. Okay? So, uwi na. Grabe. Grabe yung dinaanan ko kanina papunta rito. Ang hirap pala. Nung last na punta ko kasi dito, iba yung dinaanan namin. Ito, shortcut. Grabe yung shortcut dito. Lagya. So yun. So yun nga pala mga ma'am sir, no, regarding pala dun sa CBR150 na bago, punta kayo sa channel ni Brino Chill. Dahil ano na, meron na siyang video. Siya yung first in the Philippines na nakapag-video ng actual na CBR. So, yun. May konting changes. May konting difference sa pinost ng Honda Philippines. So, panoorin niyo lang. So, yun nga pala, no, ma'am sir. Salamat ulit sa panonood sa video natin for today, sa pagpapa-change oil ko ng motor na to. And kung may katanungan ulit kayo sa akin regarding sa pag-change oil ko ngayon sa RC ko, please leave a comment down below. Sasagutin ko yan. Okay? So, yeah.
please subscribe kayo, okay? So yeah, this is your boy Dien again and again and again, nagsasabi, aim high, never surrender, peace!